guys, good morning. Andito ako sa habaan ng condo namin, guys. Pasaway talaga itong amo ko, eh. Si electric pan lang, eh. Electric pan lang ay tinawag-tawag pa ako talaga, guys, sa bahay. Kaya pupunta daw sila sa supermarket para bumili ng underpad ng aking alaga. Ay, na-stress ako. Kasi hanap ako ng husky, guys. Hindi ko makita yung paladala niya pala yung husky, guys. Ay. So, wala ang baby ngayon, guys, kasi dala niya ang baby. So, ang gagawin ko, mag-vacuum ako ng bahay habang may time ako. Habang ang baby na sa kanya, sige, mga 1 hour or 2 hours din silang mawawala. So, habang ang baby wala dyan sa bahay, mag-vacuum ako, guys. Kasi ang dumi talaga ng bahay, guys. Kasi kahapon nga nag-day off ako, diba? Ningal ako, eh. So, mag-vacuum ako. Maglinis ako ng bahay muna, guys. So, para mamaya, pagdating ng baby, matulog man siya o makatulog man siya, diba? Hindi na maingay sa bahay. Kasi maingay masyado yung vacuum, guys. Minsan, nag-vacuum ako, umiiyak siya kasi sobrang ingay nga talaga niya ng vacuum. So ngayon, lumabas ako, tinawag niya kasi ako kasi yung electric pan na iwan. So ang husky sa kanya, sabi ko, bahala na, oy. Kung wala ang husky sa kanya, hindi mag-antay ako dito. Tatayo ako dito, guys. Hanggang sa may tao na pumasok para wala kasi akong husky na dala sa kanya pala. So pag wala siyang husky, mag-antay ako dito sa ano, magtayo ako dyan habang may tao nagdarating para magbukas ng gate. So pag walang tao, pag isang oras walang tao na pumunta dito, pumasok dito, di isang oras sila mag-antay sa labas. Lain niya yan, diba? Ay, mahal ako dun. Kasi hindi, dalawa kasi yung house key namin, guys. Ito, hindi dito sa gate. Isa sa amo ko, lalaki, isa sa babae. Ngayon, yung lalaki, hindi ko maistorbo kasi nasa conference call siya, guys. So Monday kasi ngayon, may pasok ngayon, eh. May work ngayon, so work at home yung amo kong lalaki. So work at home yung amo kong lalaki. So narinig ko nag-Chinese sa kanina, naintindihan ko naman kasi yung Chinese niya. So meron nga daw siyang conference call. Pumasok siya sa kwarto, sa sala kasi kanina. So pumasok siya sa kwarto, ngayon naririnig ko nasa call na siya. So nasa call na siya, guys. So hindi ko na siya maistorbo pa. So sabi ko, grinab ko na lang yung key ng pintuan dito sa bahay, guys. Pero yung sa gate sa baba, wala. So sabi ko, bahala na. Uy, baka may dala naman yung amo kong babae ba? So kunin ko na lang sa kanya. Eh paano nga kung wala, diba? So ang gagawin ko, dinala ko na lang yung cellphone ko in case, ha, bahala. Tawagan ko siya. Sa conference call siya, tawagan ko siya. Hindi ako makapasok sa bahay. Uy, hindi ako makapasok sa gate kay wala akong house key. Kalain niyo ba naman yan? Diba? Hayaan nyo na, guys. Kasi andito na ako. At saka bit-bit ko na yung husky kasi dinala pala ni Dadang. Kaya pala wala akong husky dito sa bahay. Dinala niya pala. So siya naman ang mamaya ang tatawag sa guard para makapasok siya dito. Bahala siya sa buhay niya. So, magmap ako. Ay, hindi. Nagmap na ako ng 2 days ago, guys. Hindi. Bago ako nag-day off, nagmap na ako, guys. So, mag-vacuum lang ako ngayon. Tsaka maglinis-linis ng konti. Tsaka magsampay nung sinampay ko na basa pa siya, guys. So, sana umaraw para may sampay ko siya. Ah, yung number ng bahay namin. Oh, ayun. Number pa ng kapitbahay namin yan. So, ganun ang buhay dito, guys, no? So, yun, guys. Alam nyo ba, guys, nakita ko na yung aking ATM card. Andito lang pala sa bahay. Sinabi ko na sa inyo, nasa bahay lang pala siya, guys. Andiyan siya sa sala kung saan nakalagay itong mga card na to. Kasi sa buong kabuangan ko, kay minsan dami kong iniisip, uy, so nailaglag ko lang siya doon sa lalagyan namin ng mga card. So, itong mga house key namin, doon. Siguro, naipit ko doon yung ATM card ko. So, doon nga siya, hinanap ko siya kahapon, guys. Pagdating ko galing sa day off, hinanap ko siya agad. So, nakita ko siya. Nakita ko siya agad kasi kulay blue siya, eh. So, ako lang naman ata may kulay blue na ATM card. So, sabi ko, pag ganun ko, sabi ko, sana pangalan ko yan,
So, pangalan ko nga talaga siya. Sobrang happy talaga ako, guys. Ba, kay... Sabi ko, ay, nakahinga na ako ng malalim, guys. Kay... Hindi na ako ma-stress kasi pag nawala ko talaga siya, guys. Ah, patay tayo dyan. Panibago na naman tayo ng ATM card. Mag-renew tayo nang wala sa oras. So, kagabi, guys. Alam nyo ba kagabi? Ang gulo ng buhok ko, eh. So, kagabi, guys. Na-register na ako ng amo ko, guys, kagabi. Sa COVID vaccine. Kasi kailangan talaga, guys, talaga. Hindi talaga pwedeng umayaw, guys, pagdating sa COVID vaccine. Kasi, kailangan ko talaga ng COVID vaccine. Kailangan fully vaccinated ka. Kapag nag-travel ka, paano kung mag-travel kami ng Thailand? Paano kung mag-travel kami ng China? Paano kung umuwi ako ng Pilipinas? Tapos wala akong anong COVID, no? Vaccine. So, paano yun? So, maiwan ako dito sa bahay. So, hindi man natin ma-experience mag-travel ng China, di ba? Dahil sa hindi tayo nakabaksin. So, mas mabuti pa yung nagpabaksin ako, guys. So, niregistered ako kagabi ng amo ko. Ay, bahala na, uy. Sa totoo lang, natakot ako sa side effect pa. Okay. Hindi naman ganun kalakas yung immune system ko, uy. So, natakot ako sa side effect, guys. So, sabi ko, ayoko na isipin. Sabi ko, gaano ba katagal yan pag nag-register? Sabi ko sa amo kong lalaki, paano ba... Gaano ba katagal kapag nag-register ka? Kunwari, nag-register ka ngayon sa mga ilang yung schedule mo. So, sabi niya mga 2 to 3 months daw. So, kailangan ko mag-antay ng 2 to 3 months. Sabi ko, okay lang yan kasi, di ba? 2 to 3 months, may time pa ako para mag-atras ba? Sabi na amo ko, mag-register ka muna. Sabi niya, mag-register ka muna. In case na magbago ang isip mo, ayaw mo. Hindi, pwede namang hindi ka pumunta eh. Sabi na, pwede pala ha. So, 2 to 3 months, so mag-decide tayo, guys. So, punta tayo o hindi. Pero, syempre, di guys, pag na-register na, di ba? Pag umayaw ka, ikaw din naman ang ano, di ba? Mamaya, pag nag-reschedule ka na naman. Kumari, bago na naman isip ko, di ba? Na, ay, gusto ko na mag-vaccine. Umatras ako muna eh. Kumari, ilang umatras ako, di ba? Pa-schedule ako eh. Ito ah, nag-atras siya na, i-cancel mo na yan yung schedule niya na naman, nagpa-schedule na naman siya. So, buti pa guys, tuloy na lang talaga natin kasi na-register na yung pangalan ko dun. Andun na si Inday Juan, andun na si Inday Juan, so, go na lang tayo guys, kay mapikit na lang tayo ng mata. Uy. Ready for vaccination naman na yung balikat ko guys, so, wala na talaga tayong choice kay kundi ang magpabaksin na lang talaga. So, kahit ako tayo, sige lang. Kesa naman, di ba? Kesa naman na tayo na lang iwan na hindi nagpabaksin. Hindi, maiwan na lang din tayo sa bahay. So, good news, guys. Babalik na dito ang aking kasama, si Auntie. Babalik din si Auntie, guys, ngayong July, next month. So, magtagaluto na kami. Hindi na ako ganun kabisi, guys. Kasi pag andito si auntie siya, nagluluto. Pero pag andito si auntie siguro, ako magluto. Ako magluto, guys. Siya magbantay sa bata. Pwedeng ganun. Diba? Pa hindi nakaka-stress masyado yung magbantay ka ng bata, magluto ka, diba? Nakaka-stress kasi masyado yun eh. Pero pag andito na si auntie, guys, kahit ako na magluto. Oo. Kasi gusto ko mag-vlog ng mga niluluto ko, guys, ba? Para makita niyo, diba? So, gusto kong, kasi may camera man doon sa sala, guys, dalawa, harap-harapan. So, nailang ako mag-vlog doon sa sala, kay andun man yung, ano, mga 24/7 naka-monitor yun si Dadang at si Dudong. So, buti, di sa kusina kasi, at sa likod ko yung camera, kay okay lang yan. So, pag andito na si auntie, siguro ako magluto, o siya magluto, o ako magbantay ng bata, siya magbantay. So, feeling ko talaga ako magluto. Sabihin ko, auntie, ako magluto, ikaw magbantay. Si auntie pala guys, yun yung naging nanny nung baby na alaga ko ngayon. Siya yung nanny ng alaga ko for 1 month. Yung newborn siya guys. So, hinayad siya for 1 month. So, nag-stay siya more than 1 month dito kasi nga wala siyang trabaho, diba? Yung mga nakakilala dyan ng mga viewers ko sa kanya, siya yun. So, babalik siya dito. So, I'm very happy! Babalik talaga siya! Hindi ko makalimutan yung sinabi niya guys bago siya umalis na maglibrihin daw niya ako ng KFC. Madami siyang pera pagbalik dito guys. Malaki sahod niya guys eh, diba? Sinabi ko naman sa inyo. Malaki ang kanyang sahod. Kasi nga, malaki talaga sahod nila kumpara sa atin guys. Malaki talaga sahod nila kasi ano sila eh.
mga pagdating sa pag-alaga newborn, expert sila eh. Hindi naman lahat expert, oy, kasi nadaan na sila sa training, oy. Pero kung experience, mas may experience pa ako sa iba. Sa mga nani dyan na gani sa Malaysia. So, minsan dumaan sila sa training, guys. Eh. Dumadaan din sila sa training kasi kailangan din nila ng work. So, kailangan nila mag-train. Daman ng train. Kung hindi kasi sila marunong mag-alaga ng baby, hindi sila ma-hired. So, masasabi ko na mas experience pa ako sa ibang nani. Kasi 7 years ako naghawak ng newborn eh. So, yung iba, mga 2 years pa lang siguro sila. So, hindi ko alam kung bakit. Mas mahal, may sahod nila sa akin. Uy. So, wala tayong magawa, guys. Pero kasi matatanda na sila, guys. May mga edad na yung iba pa. Katulad kay auntie, 70 years old. Trabaho pa rin siya, no? Kabawa na siya. So, singilin ko talaga si auntie, guys. Pag-uwi niya dito, singilin ko siya, auntie. Pag nag-day off kaming dalaw, magkasama sa'yo. Asa na yung KFC na pinamis mo sa akin. Mag-order tayo ng KFC ka. Magbayad, ha? Pag dito na lang, guys, ang aking vlog kasi nga, magbakyo muna ako, guys. Uy, guys, naawa na talaga ako sa bahay namin. Uy, sobrang kalat. Kung makita nyo lang talaga sala namin, guys, at saka kusina. Diyos ko, di ko alam kung saan ko umpisahan. Uy, di ko pa alam kung anong lutuin ko ngayon, guys, pa. So, mamaya na ako mag-isip ng lutuin ko. Minsan kasi pag nag-iisip ako ng lutuin, guys, yung 1 hour na lang talaga, alas 12 na. Sabi ko, pag wala na talaga ako maisip, puro gulay na lang niluluto ko, guys, kasi, di ba, pag isda, ang karni, eh. Kalalabas mo lang, matigas pa siya. So, sabi ko, magulay na lang ako eh. Kay, gusto manida dang puro gulay. So, yan. So, bahala na guys, mag-sip na lang kung may kung lutuin ko eh. So, ngayon, magbakyo muna ako habang wala dito ang baby kasi andun. Ang baby, nagalagala siya sa labas. So, bye-bye guys. See you on my next vlog.